So, hello guys. Meron tayong bagong TV na i-repair. Cyber Home TV. So, check natin kung anong problema. So Cyber Home na TV. Ito yung power supply niya, ang gaan. So binasag ko na pala ito para ma-check ko yung meron bang mga ano, lumubo na kapasitor. So wala naman. Okay lang. So check natin kung ano yung problema ng TV. Safety muna natin. So sige mga guys, power natin. Walang indicator. Hindi umilaw yung indicator niya. Check natin yung capacity, yung power supply, check natin. Using multimeter. Ang gulo ng shop ko kasi nag-repair ako kagabi ng itong pinder. So wala lang. Ayan. Meron na. Meron 12 volts. Eh, sandali. No. Pawala-wala yung power niya sa adapter. So, kuha tayo ng pampalit natin na power supply, baka ito lang yung sira. So, meron ako dito bagong power supply. Ito talaga yung kadalasan na ginagamit sa mga ganito na unit. 5 amperes, 12 volts. Tapos ito kasi 2 amperes lang na 12 volts. So madali talagang bumigay itong mga klase na ito. So ito, kita na may ilaw. So siguro itong TV na ito nagana na. Ayan. Klaro-klaro 12 volts. Wala pa rin power. Wala pa rin standby yung unit. Pero ano, oh, may supply. Ah, yun na. Meron na. So, check natin. Meron na pala. Ito. Ayun. Check natin kung ano, gana ba. Ayun, nag-blue. Kita? Nag-blue. Ayun. So mga guys, power supply lang pala yung sira. Ang hirap. Ang hirap mag-troubleshoot ng power supply lang sira. Dinala patuloy buong unit dito. Kasi
itong power supply, kahapon, dinala ito kahapon. Pagka-check ko, meron namang output. Kaya pinadala ko yung unit mismo. Eh ngayon, hindi na naman nag-power. So, loko-loko pala ito. So, gawin na lang natin guys. Baka pa na lang natin itong memory ng cyber home. Baka maka-encounter tayo ng mga ano kapareho nitong cyber home. Tapos wala tayo wala tayong ano sa board, universal board kasi gamit nito. Wala tayong mga backup files. So kapag mag backup ng files nito. Kailangan meron kayong programmer. So anong gamit natin programmer? Meron tayong tatlo. So yung CH341A, RT809F at saka RT809H. So pag CH yung gagamitin nyo, CH341, kailangan nyo tanggalin yung memory mismo sa board at saka ikopya. Meron din naman mga clip lang. Pero minsan kasi kadalasan kasi hindi niyo ma-copy yung program sa loob ng memory pag hindi niyo tinanggal yung memory kasi mayroong write protect sa isang pin. So kung naka-enable yung write protect niya, hindi niyo makokopya yung ano, memory sa yung bin file ng memory sa board pag sa H341. Pero kung gagamitin niyo is RTF, so ito yung sinasabi ko na CH, ito yan. Tapos ito naman yung RTF, RTS 809. Ito siya. Ito yung CH. So, kung CH ang gagamitin nyo, kailangan nyo tanggalin yung memory sa board or i-clip nyo sa board. Pero kailangan nyo talagang buksan yung buong TV pag itong gagamitin nyo. Pero kung meron na kayo nito or kung wala pa, baka gusto nyo bumili ng ganito, dito, pwede BGA lang gamitin pang kopya sa files. So through sa BGA cable at BGA input, kukonnect nyo lang ito. Tapos dito naman sa baba kasi meron dalawa, BGA in. So kung meron kayong gustong i-display sa unit na ito, pwede kayo mag-in dito sa ano, sa BGA. So connect natin sa computer. Siguraduhin naka-standby yung unit. Naka-PC na tayo. So kailangan lang open natin yung RTF na. Ayan na. So open natin yung RTF. Siguraduhin na naka-standby lang yung unit. RTF. Oh, hindi ito sponsor ng Fuji ah. At hindi rin ito sponsor ng RTF.
So ito lang yung kadalasang ginagamit ng mga kaibigan nating technician. So nagpapasalamat ako sa kanila dahil natuto ako sa kanila din. At shout out na rin sa kaibigan ko na tumutulong sa aking YouTube channel. Si Bro Dan Leal sa Kasiguran Aurora. O sa lahat ng mga taga mga members ng Solid Bito. So ito na, na-open na natin yung RTF. So merong pag naka-connect na yung RTF programmer mo, makikita mo dito merong serial number sa programmer mo. Kasi pag wala, demo mode lang siya. So ang gawin natin pag ano, sandali, focus natin. So pag ano nga guys, pag tinanggal nyo mismo yung IC sa board, ang i-click nyo lang is itong Smart ID or Smart Identify ID. Kung pag tinanggal nyo yung memory at ginamitan nyo lang ng adapter. So kung hindi naman, gaya ng ginagawa natin, nakakonect tayo sa mismong unit, sa VGA input. So tawag kasi nila nito is online programming. So hindi ko hindi ko maisip bakit naging online. Parang may internet. So siguro ibig sabihin nila is naka-line in sa TV or naka-linya sa TV, pero basta pag naka-connect tayo sa sa unit through VGA cable, so ang ating i-select or i-press na button is itong auto ISP. Itong pangalawa, auto ISP. Pag yung IC lang, itong Smart ID. So click natin. So siya na mismo maghahanap sa IC. Yeah. So nakita niya yung IC. So may 128 MBits or 16 MBytes. So read natin. So wait lang natin hanggang maging 100% siya. At saka i-verify niya, tapos i-save na natin. At saka binabati ko pala yung mga kaibigan kong mga technician sa lahat ng sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Binabati ko kayo mga guys. At saka yung iba dyan na yung hindi pa nakasubscribe sa channel ko, pakisubscribe na rin na lang din para mapagtuloy natin itong mga bidyong ginagawa natin dahil sa suporta nyo. So doon naman sa mga sumusunod sa akin sa mga amplifier videos, wait lang tayo mga guys kasi quarantine. Pagkatapos ng quarantine, hanap tayo ng amplifier na matest natin. So malapit na siya, nandun na sa 70%. So ganito po ang pag-backup ng files through RT809F. So magandang F kasi kailangan pwede na magkopya sa through VGA lang. Pero yung ibang mga TV na nabago, yung mga may modelo na TV, wala nang VGA input, kaya kailangan through IC na talaga. So backlash ka na lang sa board. So pwedeng-pwede na yung yung CH341. So matagal ko na din ginagamit yung CH341. At sinuwerte naman at nagkaroon ako ng 809F. At pinagpala din. Nagkaroon ng 809H. So sana ma-master na natin yung sa GTAG.
So, para pwede ko ma-share sa inyo. Still gathering, ano pa po, still gathering data, information, ways, or kasi maraming mga binibigay na mga, ano, mga paraan sa, yun sa iba, sa mga, sa YouTube, sa iba na paano mag-JTAG. So, sana ma-accomplish na natin. Ito, auto-verifying na siya. So, pagkatapos niya mag-auto-verify, lalabas na yung folder kung saan mo i-save yung na binfile mo na nakopya sa unit na ito. So, ang kailangan lang is lagyan mo ng model, brand, model, at saka remarks mo kung good ba yung nakopya mo or hindi. So, yun kasi yung ginagawa ko kasi para merong iba kasi, meron kasi akong mga nakakopy na mga memory IC. Ano, hindi ko sure kung gumagana ba kasi yung iba, minsan sira yung LCD, sira yung power supply. So, nilalagyan ko lang ng not sure. So dito nilalagay ito na. Lagay natin sa ano sa yung mga files ko sa bin files. Ano to, cyber home. Wala akong cyber home. So gawin na natin dito cyber home. Cyber home model CH 19 V6 GBR good copy. Wala na. GBR good copy. So yan na, kopya na natin. So save. Dito may nakalagay na save. Ito. Save lang. Ayun, na-save na. Makikita nyo sa baba, mayroon ng file has been saved. So tanggal sa USB. Tingnan natin yung so ibig sabihin okay yung nakopya natin na program files. So salamat sa panonood mga kaibigan. Ito po si GBR and sa mga members ng B2 Solid B2. Sige, thank you for watching guys.